Magandang araw sa ating lahat. Tatalakayin natin ngayon kung paano ba ginawang Kristiyano ni Apostol Pablo ang mga Hintil. At bakit tayong mga bansang Hintil na napakalayo mula sa Jerusalem ay naging Kristiyano? Ang salitang Hintil po ay tumutukoy sa mga taong hindi Hudyo o yung hindi sumunod sa relihiyon ng Judaism. Kaya ang mga taong nasa Europa, sa Amerika, sa Afrika at sa malaking bahagi ng Asya ay matatawag nating mga Hintil. Ating kinikilala na si San Pablo ang isa sa instrumento kung bakit naging Kristiyano ang maraming lugar ng mga Hintil. Si San Pablo ay isang apostol, bagaman hindi siya kasali sa 12 apostol, na nagturo ng Ebanghelyo ni Kristo noong unang siglo. Siya ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang sinaunang Kristiyano sa unang siglo. Noong mga 30 AD to 50 AD ay nagtatag siya ng maraming pamayanang Kristiyano sa iba't ibang bahagi ng Europa, lalo na sa Turkey, sa Greece, sa Malta, sa Spain at sa Roma at marami pa. Sinamantala niya ang kanyang katayuan bilang isang Hudyo at isang mamamayang Romano upang maglingkod sa parehong Hudyo at Romanong mga tagapakinig. Ating alalahanin na wala pang kumpletong Biblia Kristiyana o Christian Bible noong panahon ni Kristo at kahit sa panahon ng mga apostol. Sa katunayan nga, ang 13 sa 27 aklat ng Bagong Tipan ay kinuha lang ito mula sa mga liham ni Apostol Pablo na itinuring lamang na inspired writings halos 300 years matapos mamatay si Apostol Pablo. Si San Pablo at ang kanyang mga alagad na sina Timoteo, Lucas, Bernabe at iba pa ay nangaral din sa mga bansang Hintil nang hindi gumagamit ng Biblia Kristiyana. Yan ay dahil umiiral na ang iglesia kahit wala pa ang Biblia na nabuo lang noong ika-4 na siglo. Ngayon, ating sundan ang mga lugar na napuntahan ni Apostol Pablo. Mababasa natin sa Gawa 28:1 na si Apostol Pablo ay bumisita sa isla ng Malta na dating paganong bansa. Pagkatapos niyang mangaral doon ay unti-unti itong na-convert from paganism to Christianity. Ang mga taga-Malta ay naging Katoliko. Mula noon, ang opisyal na relihiyon ng Republic of Malta ay Catholicism. At halos 94% ng populasyon ng Malta ay mga Katoliko. Atin namang sundan ang pagpunta ni Apostol Pablo doon sa Espanya. Sa Roma 15:24 ay mababasa natin na nagpunta rin si San Pablo doon sa Espanya na dating bansang pagano. Ang Espanya ay unti-unti na rin itong na-convert mula sa pagiging pagano hanggang sa ito'y naging Kristiyano. Kaya ang official na relihiyon dati ng Espanya ay Katolisismo. Sa panahon ng Spanish Empire, iilan sa mga misyonerong Espanyol at mga Portuges ang naglayag patungo sa mga kontinente ng Asya at Amerika. Dala nila ang relihiyong Kristiyanismo sa maraming bansa sa buong mundo. Kaya ang mga Espanyol ang responsable sa pagpakalat ng relihiyong Kristiyanismo doon sa mga dating paganong bansa, kagaya na lang ng bansang Pilipinas, Mexico, Argentina, Cuba, Venezuela, Puerto Rico at marami pa simula noong 15th century hanggang sa 19th century. Kung hindi dahil sa mga misyonerong Espanyol, marahil ang Pilipinas ay isa pa rin paganong bansa hanggang sa ngayon o kaya'y naging bansang Muslim na rin tayo katulad ng mga katabing bansa na Malaysia at Indonesia. Ngayon ay atin namang sundan ang pagpunta ni Apostol Pablo doon sa Roma. Ayon sa mga Gawa 28:14, mababasa natin doon na sa wakas ay dumalaw na rin si San Pablo sa Roma na nasa bansang Italia ngayon, kung saan hinarap niya ang kanyang kamatayan kasama ni Apostol Pedro sa ilalim ng paghahari ng paganong emperador na si Nero. Ang Roma ay kilala bilang isang paganong imperyo, ngunit
unti-unti itong na-convert sa pagiging pagano hanggang sa ito ay naging Kristiyanong imperyo. Matapos itong mapangaralan ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo. Ang bansang Italia ay kilala bilang isang bansang Katoliko. Dahil sa utos ng ating Panginoong Hesukristo, nadadalhin ang kanilang paniniwala mula sa Jerusalem papuntang Roma. Kaya't si Apostol Pablo ay dinala niya ang Kristyanismo doon sa Roma. Atin itong mababasa sa mga Gawa 23:11 na si Kristo mismo ang nag-utos kay Pablo na ipangaral doon sa Roma tulad ng kanyang pinangaral doon sa Jerusalem. At si Apostol Pablo nga ay sumulat ng isang liham para sa mga taga-Roma at tinawag niya silang mga tinawag upang maging mga banal. Yan ay mababasa natin sa Roma 1:7. At doon na rin sa Roma, nagwakas ang landas ni Apostol Pablo noong pinugutan siya ng ulo sa utos ng paganong emperador. Samantalang si Apostol Pedro naman ay itinako sa krus ng patiwari at inilibing doon sa Roma. Ang kanyang libingan ay matatagpuan ito sa simbahan ng St. Peter's Basilica na ngayon ay tinatawag na Vatican City. Ang Jerusalem naman, kung saan nanggaling ang mga apostolis, ay winasak din ito ng mga Romano noong 70 AD sa pangunguna ni Titus. Sinunog lahat ng mga gusaling Hudyo, pati na ang kanilang kaisa-isang templo ay winasak ito. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit ang headquarters ng Catholic Church ay nandun sa Vatican sa halip na doon sa Jerusalem, kahit na doon na itatag ang Catholic Church sa Jerusalem. Iyan ay dahil nilipat ito mula sa Jerusalem papuntang Roma bago pa man winasak ng mga Romano ang Jerusalem. Ang mga pag-uusig sa mga Kristiyanong Katoliko ay nagpatuloy pa ito hanggang sa naging emperador si Constantine the Great na isang convert to Christianity noong 4th century. Sa makatuwid, si San Pablo at ang kanyang mga alagad ay nangaral ng Ebanghelyo nang hindi gumagamit ng anumang Biblia Kristiyana o Christian Bible. Kaya ito ay isang contradicting fact para sa mga sulpot na sikta na naniwala ng Bible alone doctrine. Dahil ang mga apostolis at ang mga tagasunod nila ay di naman gumamit ng Biblia, ang Holy Scripture ng mga Kristiyano na may Old Testament at New Testament. Dahil nga, wala pang kumpletong Biblia Kristiyana hanggang sa ito ay nabuo noong ika-apat na siglo. At ang relihiyong Kristiyanismo ay naipalaganap na sa buong daigdig kahit wala pang Biblia. Karamihan sa mga paganong bansa na napuntahan ni Apostol Pablo, kagaya ng Malta, Roma, Espanya at iba pa, ay naging mga bansang Katoliko. Hindi sila naging Protestanting bansa. Kaya sang-ayon kay Webster Dictionary na Catholics are the original Christians. Ganun din sa sinabi ng Compton's Encyclopedia na for the first 1,000 years, all Christians belongs to the Catholic Church. Dahil nga, mga Katoliko ang mga unang Kristiyano. Noon lang, 15th century, sumulpot itong mga Protestanting sikta. Ang mga Espanyol ang responsable sa pagpalaganap ng Kristiyanismo sa karamihan, lalo na sa mga bansang Hintil, dahil si Apostol Pablo din ang nag-Christianize sa mga Espanyol, kaya't may lehitimong koneksyon ang mga Espanyol doon sa mga katuruan ni Kristo. Yan ay dahil si Apostol Pablo mismo ang nangaral doon sa Espanya. Hindi kasi bumisita si Apostol Pablo dito sa Pilipinas upang magtatag ng siktang Iglesia ni Cristo ni Manalo na tatag noong 1914 o kaya itong MCGI-ADD na tatag ni Soriano noong 1980s o kaya itong Kingdom of Jesus Christ na tatag ni Kibuloy noong 1985 at marami pang kultong made in the Philippines. Gayon din, hindi naglakbay si Apostol Pablo doon sa USA upang itatag ang Seventh Day Adventist ni Ellen White noong 1863 o ang Mormons ni Joseph Smith noong 1830 o itong Jehovah's Witnesses ni Charles Stassi Russell noong 1870 o kaya itong Born Again Movement na sumulpot lang noong 1900s
sa pangunguna ni Charles Parham at libo-libo pang mga siktang gawa-gawa lang ng tao. Sa halip ay nagpunta si Apostol Pablo sa Roma, sa Malta, Espanya at iba pa. At ang mga bansang iyon na pinangaralan ni Apostol Pablo ay naging mga katolikong bansa, hindi naging protestante. Salamat sa inyong pagsubaybay. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. Para sa mga karagdagang katanungan tungkol sa ating paniniwalang katoliko, search nyo lang sa YouTube channel na The Catholic Faith Guardian. Maraming salamat po.